from Panabo City, Davao del Norte in the Philippines. The former IBF Junior Bantamweight Champion of the World, Pretty Boy, Jerwin Onkaha. Jerwin the Pretty Boy Onkahas versus Takuma Inoue para sa WBA Bantamweight Championship. At sa undercard naman ay ang laban ng former world title challenger na si Jonas Sultan versus Japanese fighter Riko Masuda. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at click the bell for all notifications para updated kayo kapag may bago kaming videos. At please don't forget to follow our Facebook page, Sports Time Philippines. In the last 3 years, almost 200 fights na ang nangyari sa Japan sa pagitan ng mga Pinoy boxer versus Japanese boxer. At approximately 90% ng mga laban na ito ay nanalo ang mga pambato ng Japan. So ganito kahirap na manalo doon sa Japan. Subalit patuloy na dumadayo ang mga Pinoy boxers dahil maganda naman ang mga premyo na ibinibigay ng mga Japanese promoters. Pagdating naman sa mga world title fights, dominado talaga ng mga Japanese champion ang mga dumadayong Filipino fighters. Si Naoya Inoue ay 2 beses na tinalo si Nonito Donaire Jr. doon sa Japan. At sa kanyang huling laban noong December 2023, tinalo naman niya ang isa pang Pinoy na si Marlon the Nightmare Tapales. Tanging si Milvin Jerusalem lamang ang nakasungkit ng world title doon sa Japan noong January 2023, matapos niyang talunin si Masataka Taniguchi via second round technical knockout. Subalit hindi rin nagtagal kay Jerusalem ang titulo dahil natalo naman siya ni Oscar Collazo noong May 2023. At sa darating na February 24, ang ating mga pambato na sina Jerwin Onkahas at Jonas Sultan ay dadayo sa bansang Japan para sa importanteng mga laban sa kanilang career. Minsan ang naging magkalaban sina Onkahas at Sultan sa isang world title fight noong 2018, subalit ngayon ay magkasama na sila at nagtutulungan sa ensayo para sa karangalan ng ating bayan. Ang former IBF Super Flyweight Champion na si Onkahas ay balak na agawin ang WBA title mula sa kampiyon ng Japan na si Takuma Inoue. Ayon sa kampo ni Onkahas, matagal na silang naghahanda para sa laban kay Takuma. Nakatakda sana silang maglaban noong November 2023, subalit na postpone ito dahil sa natamong injury ng Japanese champion. Dismayado si Onkahas na na-extend ang kanilang laban ni Inoue, subalit hindi pa rin nawala ang kanyang focus sa kanyang unang world title fight sa 118 pounds. Mataas ang respeto ni Onkahas kay Inoue, subalit alam niya na kaya niyang talunin ang Japanese champion. Maraming mga boxing analyst ang nagsasabing malaki ang tsansa ni Jerwin Onkahas na manalo laban kay Takuma Inoue. Hindi kasi kilala si Takuma sa pagiging power puncher dahil 4 lamang ang kanyang napatumba sa kanyang 18 panalo. Wala pang sapat na napatunayan si Takuma Inoue upang masabi natin na siya ay isang magaling na world champion. Nakatulong din sa kasikatan ni Takuma ang pagiging kapatid niya sa undisputed champion na si Naoya the Monster Inoue.
Pero isa sa mga posibleng gagawin ni Takuma ay susubukan niya na i-outbox si Ancajas at dalhin sa puntusan ang laban. Handa naman si Ancajas sa anumang estilo na gagamitin ni Takuma sa kanilang darating na laban. Ito na ang opportunity ni Jerwin na maging 2-division champion. Importante rin ang panalo laban kay Takuma dahil isa itong paghihiganti sa sunod-sunod na pagkatalo ng mga Pinoy boxer na lumaban doon sa Japan. Minsan nang kinilala si Ancajas bilang isa sa mga longest reigning champion sa super flyweight division, subalit dalawang beses siyang natalo kay Fernando Daniel Martinez ng Argentina. Sa ngayon ay komportable naman si Ancajas at mataas ang kanyang kumpiyansa na magiging kampiyon din siya dito sa mas mataas na timbang. Si Takuma Inoue ay dalawang beses nang bumagsak sa kanyang boxing career at ito ay laban sa dating world champion na si Nurdin Ubali at sa mga kamay ng Filipino contender na si Froilan Saludar. Look for that check left foot, move on to the left. Oh, big shot. Big left hand of his own. Down for the first time in his career. Takuma's up. His eyes looks down at his father Shingo and he's on his feet too. Starting to hunt him. Inoue just for the moment in survival mode. Yeah, very aggressive with his feet now. Well, we've got back up to his feet. Trying to survive it. It was a lovely left hand from Ubali. Stuff, really good stuff. And his older brother considered the puncher in this division, but Ubali not far behind him from what we see. Something his brother does so well. Takuma's brother does so well. But there we see Ubali textbook belt. Samantalang ang laban naman ni Jonas Sultan at Rico Masuda ay isang magandang bakbakan. Lamang sa experience si Sultan dahil mas marami na siyang nakalaban na world-rated fighters at siya ay dating world title challenger. Kaunti pa lamang ang laban ni Masuda, subalit mataas naman ang kanyang experience sa amateur kaya kumpiyansa din ang Japanese boxer na kaya niyang talunin si Jonas Sultan. Casimiro got it.